nakaka ba na ngayon? Oh, yun yung mga ano nangyayari, I mean, punishable moments ng mga team. Hindi mo binibigyan respeto na hero para sa specific player. Well, alamin natin mga kaibigan, grabe talaga yung ating mapa ngayon, no? Pinapahayagan ng Realme tsaka Smart, ladies and gents. Dapat mukha ni Manjin yung nandyan eh, di ba? Para distracted ka. Anyway, itong laban na to, this is not like the game number one kung saan agawa ng buffs.com, no? It's more on the late game actually, no? Kai and 1-1 yung headline dito. It's like a race, pero knowing the caliber of these two teams, they can ano eh. Tsaka knowing the composition, I think they can delay this tall, no? Towards the late game. Tama, yung setup kasi dito ng ano eh, ng Bren Esports, meron silang hero na Atlas na at isa to sa hero na kaya magbaliktad ng laro eh. Pagka mga crucial moments na isang pagkakamali mo, pwede ka rektahin. Di ba? And Bren Esports, isa sa mga team na may kalidad na ganong galawan. Actually, pag talaga yung key point dito ng isang Atlas eh, overextension, dun siya nagsisamang-punish ng mga tao dito. Ito ko sa PNK eh. I'm a big fan of Selena, alam na alam niyo yan. Pero isa sa nakakasailan din ako sa PNK, yung ano niya, Chichodog niya, gusto mong patayin yung Chichodog, pero tol, inaagaw niya yung ano mo, inaagaw niya yung traps. Hindi na pupunta sa hero yung traps eh. Nababurn yung traps mo unnecessarily. Although pwede mo pa rin makuha yung dash, the damage won't be there. Now, see ha, mayroon na first blood na nakuha yung Sunsparks dito. And KLVJ is the one holding on to that. It was delivered against a few pa. At di pa tapos yung action. Uy. And disengage siya muna. Okay. Nakaramdam, trying to control the lane. Good backup galing dito kay Lassie just to hold the lane. And let's see kung anong gagawin mismo ng Sunsparks. Medyo hindi na sila ganun talaga ka-aggressive compare nung game number one. Yeah, yes, yes. Ito na yung totoong laro na pakiramdaman. Kung sino unang magkamali or nag-overextend, possible ano, na ma-punish. Yeah. Tsaka kasi, yung Sunsparks dito mag-aabang ng araw. That's the thing eh, di ba? Oh. Yung last insanity pang second follow-up. Kahit yung Lumunin Blast, hindi mo pang e-entrada yan eh. Habang yung Bren naman, kaya nagari sila nang may mag-overextend sa Sunsparks to burn the crowd controls mula kay Atlas. Tama, pero look at this. Magandang defensive movement dito lagi ni Raflesia. Every time going in siya, alam niya na pwede siyang mamblock eh ng mga projectile na galing sa Bren Esports. Automatic negated yung mga ganung chane moments ng Bren Esports. Yep, and right now we are already on to the second rotation of buff for our game. Pero ang biggest pivot point dito, possibly on the early parts, would be of the turtle. Now, 5 seconds bago lumabas yan. Nakapwesto na ang apat na member ng Bren Esports may bandang babaan. Ganun naman din yung mga traps ni Selena dito, ni Paring Greed. Maaga sila para hulihin ang pagong. Nakapwesto na lahat. Going in, what the arrow coming from Greed. Inansya lang. Kinalmot ng bahagya. Tinignan kung uubra ba yung ano niya. Yung kalimot where they able to get view Pulado. Counter initiate coming from the side of Sunsparks. Medyo Pulado agad. Si Esmeralda backing down and one for non-exchange favor of Sunsparks. Hindi na sulit doon yung crossbow din ni McCartzy, mga kaibigan. And interestingly, no, napapanis si Few. Yun ngayon yung kailangan natin bantayan dito. Kiluwash won't be able to get the purple buff, ladies and gentlemen. It's still gonna be headed on towards Carl C. But that gives signal now for the members dito ng Sunsparks para pasimulan yung turtle. Carl C now puts in the pocket dito yung X-board ng kabila. Habang habol naman, tumatama sa panangga ni Raflesia dito yung Chichodog. Ladies and gentlemen, mukhang aatras na muna ang bawat teams natin as they are contented with the one for turtle exchange. Ang nakakatakot dito, Shin, yung strategy ng Bren Esports is yung rotation nila giging the same as game number one. Yung Sunsparks, ginagawa din yung ginawa nila ng game number one. Napapabayaan si KLVJ. Namang problema na sila later on kay JP, dadagdag pa sa problema or isipin nila si KLVJ. Kasi hindi nila naman man-to-man defense eh. Which is yung dapat ginagawa ng Rams. And kaso na pare-react nila buong Bren Esports, forcing them to clash 4v5. Pero what a clash coming from this Chichodog to stop that Numinum Blast. Yes, and just going back to KLVJ, buwelo siya sa side lane niya. Oo. That's the problem, no? Habang bumibisi naman sa karamihan ng sa kalihan ng mapa dito, yung Sunsparks para mapataba si JP. The Bren Esports would want to find the right target ng kanilang attention ngayon. Onto KLVJ ba or onto JP? Kasi kahit wala man pong masyadong casualty na nangyayari sa laban po natin, this is steadily a game falling in favor of Sunsparks.
Tama, tama. Pinipwersan nila yung bottom turret ng Bren Esports. Pagka napapansin ni Kelvin na wala nga hero sa mapa, tinan mo kung gaano siya kaingat. Pupunta siya sa bush, tapos aalis ulit siya, pabalik siya doon sa torre kung sakaling wala nakalabas dito ng mga jungle. Hindi niya alam kung sino nasa lane, no? Oo. Ganun lang. Talaga walang overextension, walang pa-shutdown, kumbaga. Kasi okay na eh, okay na sila, okay na yung Sunsparks eh. Nakikita nyo guys, ganun kaingat ang Sunsparks sa ganitong sitwasyon. Now they're going to rotate onto the mid. Medyo naiwan dito si Lasty, Last Insanity sa mukha ni Lasty. Ganun kabilis. Hindi na pina-full channel ni Kiluwash. Oo, kinlink agad. Kumbaga recipe pala, nakakapag-invisible na siya. Kailangan ng breath, Tol. Oo. Hirap nito kaya yung sitwasyon. There is a demand for a big setup coming in from Atlas, from Lasty. But even Lasty is being clipped, no? And I think na-shutdown na si Pew dito. Tanging pag-asa na lamang IC currency. We might be seeing a fight na on during the inner turret siege or probably the inhibitor siege. Pero sa ngayon, itong river fights na to, deado na talaga yung Bren. Oo, pagka pinilit pa nila, siguro tama ano lang eh, yung magandang depensa lang. Magandang depensa pero wag na lang magpapitas. The overextend, pag sumusunod sila, may nangyayaring ano, hindi ka nais-nais na ikinakasama sobra ng Bren Esports eh. Yeah. 6 minutes of the game, the gold is already 3K, though yung kill is masyadong mababa. It means na yung farming dito nakakaikot na maluwag na maluwag sobrang Sunsparks. At di nagagamit tol si Ribo. Yun yung problem ngayon no sa sitwasyon natin. Kasi hindi pa makalapit si Lasty eh. Hanggang wave clear lang. Siguro yun yung main news dito. Oh my god, natatakot ako dun sa araw talaga. Mula kay Grid, mga kaibigan. Pero at least, eto, okay lang to. Ayan, maganda to para sa Bren na napipigilan yung dada pagtulak ngayon sa outer turret na natitira sa kanilang side. Pero lalaban sila, Carl, see here! Alis pa! Oh my god! That's a questionable position, Shinbu, ah. Umaatras kasi si Kelvijay dahil wala siyang ano eh, wala siyang mana. Oo. Pero nasaan yung guard dito ng ni JP? Oo, ni JP. Bakit walang nag-peel? Pero eto, Bren Esports, nakakaramdam na it's time na wala muna. Downside na yung si JP. They're going in for the buff. Kelvijay lumalaban pa dito sa backlines. Archie, sinasayawan pa nga ng cha-cha-cha-cha. 1-2, 1-2. Kiwash. Eto na ang ating 5-minute boy. Ayan na tol, loko. At tagal lumipad. Paso doble, tol! Yun na! The ngart-ngart from the Chicho Dog. Napakaganda ng patalbog. 2 man down. Make it 3. 3 man down for the side of Sunsparks. And the best part about it, and the best part and question, best part for Bren, and questionable part for Sunsparks, why did Sunsparks dance around with Bren without JPN? For the most part, yung buong kwento ng laban, ang nakapanel sa kanila, si JP. Si JP. Diba? Sa 5K yung gold ni JP dito, tol. Diba? Anong nangyari doon? Well, this is good for Bren. Yan yung sigurado ngayon. Bawi. Ako bawi. Ito yung pinag-usapan natin, Shinbu, na itong kalidad o kalibre na itong Bren Esports, na pagka nagkamali ka ng ganong kaliit, eh maaari nilang kuhanin ulit sa yung momentum na ibinuo nyo since sa umpisa ng laro. Yep. Ito na, ayan, yung paso doble ni Kalsi dito. And the best part about 1-1 talaga, hindi mo kailangan pumunta sa likod, no? Just using your first skill alone is enough to actually proc the crossbow of tank. Tama. Yep. Ow! Dito sa replay, napansin ko na. Lumaban sila dahil gusto na inireset nila yung buff para kay JP. Mas valuable kasi, no? Valuable talaga yung buff kaysa buhay ngayon, eh. Yung purple buff, ginawa nila for the reset. Eh, may perfect back dito, JP. Look at the fire dito against Coco. Sumabog na dito, Last Insanity. Ang lalim na Numinum Blast. JP, oh! Grabe! Pulasok na! Pakulit kayo, RKO sa mukha. Walang follow-up damage. Lasty will fall! Ganda nun, ha? Divide and conquer ang ginawa ng Sunsparks down against Brento. Liwahiwala yung laban na inyong natunghayan. Pero still, it was distributed out to the bottom lane. I was thinking na ang lalim ng Sunsparks doon, pero di na mahalaga. It was JP na brinaso din si Ribo. And now, on this one, Pew just went for the flicker in. Ay, hindi. Grid just went for the flicker in and get that bite onto Pew. Ang lalim nun, ha? Dumas siya doon, nag-cyclone eye, sabay nag-flicker, pamahabol lang niya
si Few. Makompleto lang eh, no? Talagang mapag-end lang itong PK. Actually, nawala na yung pressure mula kay PK ngayon. Iluwas went all in. Lady Tremendors, gonna be the out. As the trap proc sa mukha ni Ribo ay sasabog. Yeah, to take note, nakakabuhay lang ni Ribo doon. Pero ayun, na maalam yung tori natin sa gitna. And that's it, ladies and gentlemen. Just like that, yung bawing ginawa ng Bren Esports dito, binawi pabalik ng Sunsparks. And now, ito na ang ganti ng api flicker out being burned by Sunsparks or may nakilo wash. Wala, well, misposition sila. The map control, nasa side na ngayon ng Sunsparks. Habang yung side lane doon sa taas, inaalagaan lang ni KLBJ. Yep. Sobra. Still the same formula pa rin naman kaya KLBJ dito. Oh. Balik nga tayo doon sa sinani Nostra kung I think yung talagang init or lag ng laban natin magagaling sa inhibitor turret siege. Ito na yun eh. Ang problema, I feel na with this kind of composition and lead pa rin, yung mga clashes, hindi siya yung klase ng mga clashes that you will walk out alive, no? May kapalit to sigurado. Hindi pa rin sure talaga dito. I feel sino ang magkakamali talaga. Punishment of mistake to. I don't think kung parehas walang iko-commit na mistake, mukhang okay ang Sunsparks. Pero kung ang tayo ng mali, parehas pwede mag-punish effectively. Exactly. Etong Bren Esports, ang pinakamagandang position ng Bren Esports right now, if magte-take sila ng team fight sa Lord, hindi na mahihirapan si Lasty hulihin, yung mga dapat hulihin. Yun ang sinesave sa tingin ko. Pero look at that. Oh. Forward push dito si JP against Lasty. Siya na mismo nang susold out sa tank. Nakikita na ni Daddy JP ang final stall. Ayun na, Rinibet na. Yung pressure eh. Tapos just like that, kill Duwash getting paired on by Greed onto the bottom lane. It was an easy pick off against Coco. Diminishing the numbers here of Bren Esports, you know, with that kind of death timer, talagang Bren Esports would be at an unfair disadvantage of 4 versus 5 on that Lord. And yeah, easy take para sa Sunsparks. Parang napapangiti ang mga tropa nating si Manjin tsaka si Rob Luna. Oh, talaga. Parang napapangiti sila dito sa ganitong sitwasyon. Pero let's see, kung makakabalik nga ba ang Bren Esports, this is a level 1 Lord. Okay, level 1 Lord, kaya pang bumalik ng Bren Esports sa ganitong sitwasyon. Gusto ko, iniantay ko eh, yung clash na mangyari inside sa mismo map control or sa natitirang map handle dito ng Bren Esports. Ang hirap to, la, totally online si JP. At ito yung klase ng player na talagang kailangan mo ipabehind kung gusto mo talagang matalo. He is very capable of capitalizing the Lord, ladies and gentlemen. Sa may pinakalikod, Masi, Lasty, pag RKO, lang Payachi no Kudo. Tapos binati na dito ni Kiluas, ultimate, ladies and gentlemen, on that last insanity to fall back, get torch back. There is the pop coming in from Ribo, immortality na alis. May nakita akong error. Sobrang late. Hindi ko masabi, nag-blast si Rafli siya. Pag-blast niya, tsaka siya nag-tigger. Siguro, mag-iba yung sitwasyon kanina kung tumama yun. That's a very crucial blast. Kaya sabi ko na paano ko sa uy, parang may mali. Now, tinuloy na lang nila yung team fight. Wala naman hindi naman ganun na-punish yung Sunsparks. Somehow, yung Bren nakahinga from the previous clash. Yup. Malaking bagay yun eh. Kasi inhibitor turrets na yung pinag-usapan natin, Tol. Plus, that was a siege done in with the Lord. And we're able to survive that one, no? Kaya nga ito yung sinasabi natin na, again, magkakaroon tayo ng game that will lag between the third siege. Ang problem kasi dito, you'd expect Carl Z to scale talaga eh. Pero sobrang behind ng supposed situation dito ni, ni Few eh, yung PK eh. Although, hindi na ngayon pwedeng gumawa ng setup. Kahit si PK. Kahit si PK. Trap ngayon, pag ang ganun lang, pero nakahabol na rin dito sa Golda, sa network mismo si Cartsy. Para kayo fully formed JP situation. 14 minutes guys, 5-7 Chinbo ang ating kill score. Very low score para sa dalawang kupunan na to. Nagiging maingat. Gusto ko lang yung konti lang team fight, pero very crucial. Yes. Yun yung running danger dito. You have to take note as well that if a team fight breaks out, kahit ano pang lamang dito ng Bren Esports, because of how the way the minion waves are actually shoved into their base, magiging alanganin na kanilang sitwasyon. Nakalahati ng buhay dito ni Pari Carlsy, kaya naman umabante na mga membro ngayon dito ng Bren Esports para makaprotekta sa kanila. Kahit wala si Carlsy na wala, and now dito naman ang gante, mga taga Sunsparks kaya na umiilaw sa mukha dito ng Bren Esports. Last team, Mac, kinlang wasak at last naman,
natin dito. It will be the finisher. He and Coco receiving the arrow onto the traps as well. Remo for the backup on the torch. Boga fire, mga kaibigan. Si Rekka dito, tinawag na si Nadare. Tapos meron pang wolf sa gitna, mga kaibigan. That would be the Master Rancher, ladies and gentlemen, as they want to go in for JP. Bite dito para si Wolf on sumu, ladies and gentlemen. And there's the start towards the leash. Na dito, kukuni Banjula, tusok-tusok dito, baon na si Cartesi, KLVJ, pulado naman with a bursting fireball coming from Rebo, hinuhold nila dito, tustadong mamon, etong si KLVJ, 7-8, pero they were able to take down yung objective nila na gusto, yung Tori sa gitna. Yup, it's still, kaya sinasabi natin na, kahit may bawi, no, kahit may bawi yung brand dito, ang hirap makakuha ng objective, actually, na-punish pa nga sila, kasi eto na po tayo ngayon, guys. Ang late game na po, hindi lang basta scaling. Pati yung tanks may impact na rin. It's about shoving lanes na. Tama. No? Shoving yung lanes na. Kung yung teamfight nagaganap sa mismong loob ng base ko, alam mo ano problem sa mobile ML, tol? Yung late game stats ng turrets, ang baba. Tama. Andali mawasak. Pero from the recent clash, sumakto naman, nakakabalik lang ng Lord dito. Sa Ice Lord, pwede, meron na tong skill, very aggressive. Lasty, sila na kailangan, I think, mag-initiate dito kaysa mapuesto na ng Sunsparks, waiting for the right arrow, and sudden, isa-isa na naman sila mapipick off. Yep. Eto, hirap na situation ngayon, no? There's gonna be the 4-1 configuration. I'm actually curious about the matchup between Coco and X-Borg. I do believe din man ganun kung one-sided yun, mga kaibigan. Nako, si Lasty dito, kung gano'ng ka-sparking yung sun ng Suns, si Lasty, mukhang 1-2-C at now lumipad na maalam, mga kaibigan. On to few, JP will be sa kumbing to the daggers dito ni paring yung Carl Z, and now he can go for the chase down. Although sa may pinakamandang taasan, he wants to go for the shutdown na maalam doon. Mega kill ngayon ang ating support na Selena. Malakas talaga Selena eh. And Sunsparks now will go for this Lord. Maybe go for Kona. Nag-shove ngayon onto the mid lane side. They'll go for Lord Rekta to. And then, wala akong nakitang sagot. Hindi ko gusto yung ginawa ng team for, I think, pa oras eh. Hindi pa oras para gawin yung team fight na ganun eh. Yeah. Para may mas magandang timing eh. Kasi lumalim sila eh. Umatras yung Sunsparks. Nagmukha sila naghabol. Sabi, naghiwa-hiwalay. So, nung fumokus fire na, nung lumipad si Cartsy, hindi na lumipat eh. Yes. And, di ba? Ang ganda nung kuha ni Cartsy nga doon, hindi na talaga nalipat kasi hindi lang naman tall si JP. Kahit sabihin natin late game to, yes, carry yung headline. Hindi naman behind si KLVJ eh. Hindi behind tall yung Esmeralda. Si Esmeralda ngayon yung nag-encash at nakapagbawi sa kanila nung late game teamfight na yon. Now, the problem here is that Sunsparks would have to deal once again ng isang Lord. But the best part here is the Lord is pushing on a lane na basag na yung inhibitor, no? So, madali. Alam mo yun, ang kailangan laruin dito is yung Bren Esports, kailangan makadepensa sa baba kasi yun ang target ngayon ng Sunsparks. Tama, sasalubong sila dito. Or pwede nga nila sabayan to eh. Pwede to, ito ang fine fight na pwedeng gawin na ng Sunsparks. Alam nila medyo they have the proper arsenal. Kakasana yan. Pumasok na dito, sumabog si Cupa. Last Insanity sa tatlong miyembro ng Bren Esports. Malalemchi, pero tungnan nyo yan ngayon. At dito ginagawa ni Green, he wants to go for the back. Maintaining his range form on this Selena, isang garote na lang kanya magagawa ang Kunachi ng artillery minion, ladies and gentlemen, onto this bottom lane. Buti na lang na kumpleto yan, true damage coming from them. Pero still, at what cost? Ang Kunachi pa rin. May second wave pa. Yung top lane, meron din wave na kumakatok na. Kasama dito si JP, mga kaibigan. Torchback ay kiluwas. And the danger here, may last insanity available. Kelvin Joyce, may get lily. Diyan na kumakagat. Di lang yung aso dito ni KP, kundi pati na naman yung mga patalim ni Coco. Paangat. And now, onto the bottom lane. Kompleto na. Lahat ng inhibitor turrets na maalam na against Bren Esports. Kaliwat ka kanan, harap likod, kung saan nagagaling ang Sunspark dito, RKO sa mukha, ang dami pulado, Lasty will fall, pop, immortality, habang sa likod, sinusunog na dito si Coco, apoy, lapad sa apoy, nanalo na dito. Yeah, that's it, ladies and gentlemen, the minimum start too much, just focus on to the base. Ay, di, kulang lang isa, kulang walang pa, minions. Pero di, ang dami, walang minions, pero walang mini rose, yun ang problema, kaya mga kaibigan, and that's it, ladies and gentlemen. Cheering as they are, they will be moving into the grand finals. Ayang team, Sunsparks.